Bata pa lamang si Jonel ay pinapangarap na nito ang makapagdiwang ng Pasko. Ngunit di naman niya magawa sa kadahilanang wala silang maayos na bahay na pwedeng pagganapan ng pinapangarap na selebrasyon. Bukod sa ipinanganak kasi siya sa isang mahirap na pamilya, hindi rin siya nakapasok sa eskwela dahil sa salat sa buhay. Ano kaya ang pakiramdam magpasko, Bert? Tanong ng bata sa kaibigan habang nakatingin mula sa labas ng isang sikat na supermarket. Pinapanood ng dalawa ang commercial ng isang sikat na brand na gumagawa ng macaroni tuwing Pasko. Ano ba namang tanong yan, Jonel? Kahit kami naman ay hindi pa nagagawa yan. Parang normal na araw lang sa amin ang Pasko. Siyang itinutulog na lang din namin. Tugon naman ang kaibigan at tumalikod habang malungkot na sinisipa-sipa ang sahig. Bert, gusto ko talagang magdiwang ng Pasko. Hindi talaga ito mawala-wala sa isip ko. Tuwing sasapit kasi ang Pasko, nagdarasal lang kami ng lola ko. Pero nang nawala na siya, nawala na rin yung ganoong gawain. Siguro ay nasanay na lang din ako. O siguro ay naaalala ko lang talaga ang lola ko. Malungkot na sabi ni Jonel. O Bert, dito na ako ha. Pagpapaalam ng bata sa kaibigan habang papasok na sa kanilang bahay. Tumango na lang ang kaibigan at kumaway habang diretsyong lumakad palayo. Gumising ng maaga ang bata at maagap na kumilos upang makapaghanap ng sideline na pwedeng pasukin upang may makain sila sa isang araw. Kung hindi sa car wash ni Mang Tony, nagtatrabaho ito sa tindahan ni Aling Berna sa palengke upang magbalot at magbantay ng tindahan. Magandang umaga po, Aling Berna. Bati ng batang lalaki sa matandang babae. Aba Bert, nakakatuwa naman. Kabata-bata mo pa, ay taig mo pa ang matanda kung pumasok sa trabaho. Balik na bati naman ang matanda. Para po maraming magawang trabaho, Aling Berna. Sayang naman po ang ekstrang bayad. Idinadagdag ko rin po kasi yon sa aking ipon. Natuwa naman ang matanda sa isinagot ng bata. Iho, 12 anyos ka pa lang pero parang matanda ka na kung magsasagot ah. Giliw na sabi ng matanda. Matapos ang maraming gawain sa trabaho, tulad ng dating gawi, ay nakikita sila ng kanyang kaibigan na si Bert upang magmeryenda. Jonel, may bago akong natutunan sa eskwela. Alam mo ba na pag naglagay ka raw ng sulat kay Santa Claus, ay tutuparin niya ang hiling mo pagsapit ng Pasko? Bibong kwento ng bata sa kaibigan. Talaga ba? Kahit anong hilingin ko? Baka naman di totoo yan ha? Sagot ni Jonel. Totoo to. Sabi nga ng pinsan ko, ay binigyan siya nito ng paborito niyang laruan. Kaya ako, maglalagay rin ako ng hiling ko sa medyas. Baka magkatotoo rin at tuparin ni Santa Claus. Tugon naman ni Bert. Napaisip ng malalim si Jonel at agad na tumayo at tumakbo pa uwi. Ana, nasaan ka? Tawag ng bata sa kanyang nakababatang kapatid. Kuya, narito po ako sa kwarto. Sagot ng batang babae. Agad namang pumasok ang batang lalaki sa kwarto. Ana o, may pasalubong si kuya. Wika ng batang lalaki habang lumalapit sa kanyang kapatid na nakahiga sa banig. Binigyan ako ni Aling Berna ng maliit na bonus, kaya binilhan kita ng paborito mong hotcake. Ubusin mo yan ha, magpalakas ka. Alam mo ba, sabi kanina ni Bert, pag daw sumulat ka kay Santa Claus at nag-wish ka bago magpasko, ay tutuparin niya ang hiling mo. Gusto mo, parehas tayong sumulat kay Santa? Mag-wish tayo. Masayang sabi ng batang lalaki. Masayang nagsulat ang dalawa ng kanilang hiling para sa paparating na Pasko. Nang matapos ang dalawa, ay itinago muna nila ito sa kanilang lumang medyas. Bispiras na ng Pasko, at ang mga tao ay abala na sa paghahanda sa kanilang Noche Buena, habang si Jonel naman ay sabit na sa kanyang sorpresa sa pamilya. Inilagay ng batang lalaki ang lumang medyas na kanyang tinahian upang maitago ang butas at isinabit sa silya. Nagtungo ang bata sa kanyang trabaho kay Aling Berna dahil napag-alaman niya na hapon pa ito magsasara at sayang ang kikitain niyang pera pandagdag sa sorpresa niya sa pamilya. Matapos ang trabaho ay agad na bumili ng 1 kilong bigas ang bata at ng litsyong manok na matagal na niyang gustong matikman. Masayang naglalakad ang bata pauwi nang makakita siya ng nagbebenta ng puto bumbong.
Binili niya ito agad dahil paborito nila iyon. Nang makauwi si Jonel ay agad niyang ibinalita kay Ana na iyon raw ang unang araw na magno-Noche Buena silang pamilya. Naglinis si Jonel sa kanilang munting bahay na yari sa pinagtagping-tagping kahoy at nagsaing na para sa hapunan. Alas 11:30 na nang dumating ang ina nila Jonel galing sa bahay ng kumaring nito na may-ari ng sugalan sa kanila. Halatang pagod ang babae kaya sinalubong ito ni Jonel nang may malaking ngiti sa labi. Oh, bakit ngingiti-ngiti ka? May nakakatawa ba? Malamig na tanong ng ina sa anak. Nay, may sorpresa ho ako sa inyo ngayong Pasko. Tara po, pag-aaya ng bata. Napagmasda ng ina ang lamesa na may litsyong manok at kanin. Naroon din ang espesyal na puto bumbong. Nakaupo rin habang nakangiti roon ang bunsong anak na si Ana. Nay, pinag-ipunan ko po ang mga yan dahil gusto ko po ngayong taon ay makapag-Noche Buena tayo ng sabay-sabay. Sayang nga po, wala si Lola para makasama natin siya ngayon. May lungkot na sabi ng bata. Lumapit ang ina sa bata. Ang akala ng bata na yakap na ang sasalubong sa kanya. Ngunit malalakas na sabunot at pingot sa tenga. Wala kang utang na loob kang bata ka? At pinagtataguan mo pa pala ako ng pera? Kung hindi dahil sa kadamutan mo, ay panalo na sana ako sa sugal kila Maring Sita. Umalis ka rito. Sunduin mo ang batugan mong tatay sa inuman. Parehas kayong walang kwenta. Bisita buhay to. Inis na sabi ng ina at tumungo sa kwarto. Halong dismaya, sakit at pagkapahiya ang naramdaman ng bata. Gusto ko lang naman maging masaya ngayong Pasko. Sambit ni Jonel sa isip. Nang makarating na sa kabilang kanto, ay agad niyang nakita ang kanyang amang lasing na lasing na tumatagay kasama ang kanyang mga kumpare. Tay, pinapauwi na po kayo ni nanay. Umuwi na raw po kayo, tara na po. Nangingilid na luhang sabi ng bata. Ngunit di pa rin siya pinagtutuunan ng pansin ng kanyang ama. Tay, tara na po. Lasing na po kayo. Umuwi na po tayo. Pagpupumilit ng bata habang kinukuha ang braso ng kanyang ama. Ano ba? Kita mong nagiinom pa kami eh. Huwag mo kayo pahiya rito. Galit na wika ng ama, sabay hablot pabalik ng kanyang braso. Tay, magagalit po sa akin si nanay kapag hindi kayo sumama. Tara na po, umuwi na tayo, tay. Putang inang bata ka. Napakakulit mo, sinabi ng mamaya. Sigaw ng lalaki. Sadyang napalakas ang tulak ng lalaki sa bata at tumalsik ito sa kalsada na may paparating na rumaragas ang van. Huli na nang mapagtanto ng kanyang ama ang kamaliang nagawa nang masalpok ang kanyang anak ng van. Parang tumigil ang mundo ng lahat sa gulat at bilis ng pangyayari. Sinubukan nilang dalhin si Jonel sa ospital, ngunit huli na nang makarating sila doon. Kinailangang umuwi ng kanyang ama upang ipaalam sa kanyang asawa ang nangyari. Lagpas alas 12 na at lahat ay nagsisimula na ng kanilang Noche Buena. Lumuluhang pumasok ang ama sa bahay at nadatnang naghihintay ang kanyang mag-ina sa kanilang mesa habang iniintay ang pag-uwi nila. Agad na tumayo ang asawang babae at sinabing, "Sorpresa daw ni Jonel, gusto daw niyang maging masaya ang Pasko natin. Nasaan ang batang yun?" Tanong ng babae. "Tay, basahin niyo po ang wish ni Kuya kay Santa. Sabi ni Kuya, magkakatotoo daw po kapag sumulat kay Santa." Wika ng bata, sabay abot ng sulat na ginawa ni Jonel. "Dear Santa, sabi po ng kaibigan ko, kapag daw sumulat kami, ay tutuparin niyo raw po ang kahilingan namin. Kaya po ako sumusulat ngayon. Ang wish ko po ay sana hindi na mag-away si nanay at tatay, para naman po kahit papaano ay hindi na po kami madamay ng kapatid ko. Mahirap po kasi na pumasok sa trabaho na puro pasa at may mabigat na dibdib. Santa Claus, sana rin po ay bigyan niyo pa po ako ng marami pang trabaho. Kahit ano po, para po
huwag na mag-away si nanay at tatay dahil sa pera. At para din po, maalagaan na lang po kami ni nanay. Miss ko na rin po kasi yung trato niya sa amin nung buhay pa si Lola. Sana po, Santa, maging malakas pa ang kapatid ko. Pangako po, magpapakabait po ako at magtatrabaho para sa kanila. Kahit gaano kahirap, susubukan kong kayanin para sa kanila. Para po masaya kami sa araw-araw kahit wala na po si Lola. Gusto ko lamang po na maging kumpleto kami. Kahit ngayong Pasko lang po, gusto ko po maranasan at masilayan na masaya ang pamilya ko. Yun lang po, Santa. Maligayang Pasko rin po sa inyo. Nagmamahal, Jonel. Matapos basahin ng kanyang ama ang munting sulat ni Jonel, ay bumuhos ang mga luhang kanina pa pinipigil. Ibinalita nito ang nangyari at lubos na pagsisisi ang naramdaman nila. Kahit anong gawin kasi nila, ay hindi na mararanasan ni Jonel ang nag-iisang kahilingan. Iyak nang iyak ang mag-asawa at sobrang nakokonsensya. Kung naging mabuting magulang lamang sana sila noon, sana ay kapiling pa rin nila ang mabait na anak. Pero huli na ang lahat, hindi na maibabalik pa ang buhay na nawala. Sana ay palagi nating maparamdam sa mga mahal natin sa buhay kung gaano natin sila kamahal, lalo na ngayong sasapit na naman ng araw ng Pasko. Hindi kasi natin alam na baka ngayon kapiling natin sila, pero bukas makalawa ay hindi na.